Anim na araw na ngayong pinaghahanap ng Barangay Santo Niño Emergency Response Unit at lokal na pamahalaan ng Binian City sa Laguna. Katuwang ang CDRRMO Water Search and Rescue Team sa 2 biktima. Matapos itong mahulog sa creek ng Pragmatic Barangay Santo Niño sa kasagsaga ng Bagyong Paeng. Pahirapan ang paghahanap sa biktima, bunsod ng nakahambalang na troso, makapal na putik at burak sa ilog ng Binian, Laguna. Ayon kay Wilfredo Hernandez, kinilala ang mga biktima na sina Benji Abrengue, 25 years old, at Jim Ray Reyes, 5 years old. Matinyo pa rin sir, pa naman din po ano, sa dinisilan pa rin po yung sa dulo po sa may malaban. Doon lang din naman po sir ang ano, ng dulo nun sir. Doon rin naman, may net din po kasi doon. Samantala, naglagay na ng pansamantalang tulay ang lokal na pamahalaan ng Binian City sa Laguna, sa Barangay Dilapas at Barangay Malaban upang may pansamantalang madaanan ang mga residenteng apektado ng baha sa kanilang lugar. Pinangunahan ito ni Mayor Armand Dimagila at Vice Mayor Jel Alonte ang paglalagay ng tulay. Ayon sa punong lungsod, tatagal ng 2 buwan ang tubig baha bunsod ng pag-apaw ng lawa ng Laguna. Kasi medyo matatagalan po ang ano, mabagal po ang paggupa ng baha. Marami din po kasing baradong ano, sir, baradong kanal. Medyo puno din po ang lawa natin. Kaya po medyo matatagalan pa po ang ano nito, ang Pagka tigil-tigil po ng tubig. Ayon sa CDRRMO Binian, 3 barangay pa ang may malalalim na tubig baha. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang clearing operation at relief operation ng lokal na pamahalaan ng Binian City sa Laguna sa mga residenteng apektado ng baha. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw!